Lansado na ang Christmas Convoy ng Atin To Coalition na maghahatid ng tulong at regalo sa mga frontliners at mga apektadong mangisda sa West Philippine Sea. Gayunpaman, para sa isang national security expert, bagamat maganda ang hangarin ng aktibidad, posible itong magpalala ng tensyon sa rehiyon. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Ace Cruz. All set na ang mga dadalhing supplies, pagkain at regalo ng Atin Ito Coalition para sa kinakasang Christmas Convoy sa West Philippine Sea sa darating na Linggo, December 10. Ayon kay Atin Ito Coalition co-convener Edicio de la Torre, planchado na ang iba't ibang ruta at aktibidad. Ang common sentiment, kakasar itong nangyayari. May maghagawa ba tayo? Hindi naman tayo gobyerno. Hindi rin naman natin gusto yung traditional position lang mag-issue ng manifesto, ralihin ang Chinese embassy. Hindi. Iba. Because dapat ma-reach out natin yung mga hindi traditionally involved sa politika. Muli rin itong nilinaw na hindi politically motivated at tanging sa donasyon lamang umaasa ang pondo ng grupo. Let government take care of the geopolitics. Pero what can ordinary citizens do other than say something, expressing our parang respect, support sa mga frontliners? Yung small fisher folk na iipit, and then Coast Guard, sali, hindi rin sila masyadong kilala. Ang inorganisang Christmas convoy ng grupo ay bubuuin ng civilian mothership, dalawang sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at nasa 40 fishing vessels ng mga mangingisdang matagal nang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa girian sa teritoryo. May nalahok ding ilang youth at sectoral volunteers. Mula sa original na target nitong abutan ng supply ng pagkain ng mga tauhan sa BRP Sierra Madre, maghahatid na lamang ito ng tulong sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. At least yung BRP Sierra Madre, that would have been really parang confrontational. Even if it's civilian, it will still be seen as a supply mission. Pagdudahan pa kami nagdadala ng construction materials or what. Kaya we are very transparent at lagi sinasabi na ito ang dadalhin. Although yung mga security forces sabi, sobra naman kayong announce na gagawin nyo. Kaya tuloy naghahanda ang China. Gulong-gulo sila kung anong gagawin. Uunahan na ba natin sila? I-allow sila? Do they really believe what we say? Na talagang inosente ito. Target ng Christmas convoy na palakasin ang loob ng mga tropang Pilipino nakadestino doon sa pinag-agawang teritoryo habang iginigiit din ang soberanya ng Pilipinas sa mapayapang paraan. Pero para sa national security expert na si Professor Rebel Banlawi, bagamat malinis na hangarin ng Christmas convoy, hindi mapagkakailang sensitibo ang magiging misyon. Yung planong Christmas convoy para maghatid ng mga Christmas gifts sa mga tropa natin sa area na yan, ay sa tingin ko ay napaka-risky. Dahil sa pagkakaalam ko, na ang China ay handang magresponde para ipakita rin yung kanilang pagtutol sa gagawin natin. Kung tutuusin, ngayon pa nga lang daw ay kumikilos na ang militia vessels ng China. Ipinapakita nila na sa Hulyan de Felipe ay meron na silang mahigit 135 na vessels na handang humarang, handang magresponde at handang magpakita rin ng kanilang lakas para isulong yung kanilang pambansang interes. Babala pa ni Banlawi, posible ring bumuelta ang China sa ekonomiya ng bansa gaya ng ginawa nito sa Japan. Hinuli ng Japanese ang mga Chinese milisya. At ang ginawa ng China, agad-agad niyang nagbigay siya ng mga economic sanctions. Sa gitna ng issue, inadapt na sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution 1494 na nagkokondena sa mga iligal na gawain ng China sa West Philippine Sea at nagigiit ng pagmamayari ng Pilipinas sa naturang katubigan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.